Ilabas na ang CCTV kung saan nakunan ang pananaksak sa isang estudyante sa Taguig. Ang ikinasama ng loob ng ama ng biktima, wala man lang daw sumaklolo sa anak na humihingi ng tulong. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Central Signal Taguig noong Biyernes sang gabi, kitang naglalakad ang Adamson student na si Nick Russell Onyot. Maya-maya, hinarang na siya ng dalawang lalaki at pinilit kinuha ang kanyang backpack. Nakipagmulo ang biktima, kaya inundayan siya ng 18 saksak ng isa sa mga suspect. Hanggang sa huli, hindi sinuko ni Russell ang kanyang bag. Tumigil na lang ang mga suspect nang dumadaan na ang mga jeep at van. Humingi ng tulong ang dugo ang estudyante, pero walang huminto para sumaklolo. Hanggang sa bumagsak na lang siya sa kalsada, bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Ang masama lang yung loob ko, may nakita sa CCTV na mga tao na hindi man lang natulungan. Kung totoo naman lang sana yun, baka nadulabog yung kadaver na yun. Siguro hindi abot ng masaksak ng ganun karami. Hindi sila nakapag-react dahil siguro natakot din sila. Hindi nila alam, baka bumalik yung nanaksak. O kaya naman, baka sumagi din sa isipan nila na pag ginalaw natin yan, baka tayo ang mapagbintangan. Sa tulong ng kuha sa CCTV, naaresto sa follow-up operation ng suspect na si Reynaldo Clave at napatay naman ang sumaksak sa biktima na si Marvin Bernardo. Nag-follow-up tayo ng tinignan natin sa CCTV, nakilala natin yung alias Sakura, pinuntahan sa bahay niya, sumama naman sa presinto. Doon niya tinuro na ang kasama niyang sumaksak ay si Marvin Bernardo. At pagkatapos noon, nung ito turn over na si Marvin sa Taguig City, nang agaw siya ng baril ng mga pulis natin. Puro ng panghihinayang ang pamilya ni Onyot dahil sa pagkamatay ng architecture student. Kaya hiling nila, paigtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad. Katulad sa shit, sabi nga sinasabi nila. Tingnan nila sa nangyari sa anak ko. Kung anong masasabi nila. Bigyan pa ng chance yung criminal para magbago. Yung pumatay sa anak ko, dating may kaso yan na murder. Bakit napalabas ng murder? Napababa yung kaso. Dahil na hindi na inintindigaan ng kumplinan. Ay kung yung patas niya ni Duterte kung nung pag ganun ginawa yan, hindi na yan nakalabas, hindi na matay yung anak ko. Nahaharap sa kasong homicide ang nahuling suspect. 18 saksak ang tumapo sa buhay ng isang estudyanteng tinangkang hold the pin habang siya ay papauwi. Arestado ang dalawang suspect pero napatay ang isa matapos umanong ng agaw ng baril sa mga pulis. Yan naman ang tinutukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Third year architecture student, ang 18 anyos na si Nick Russell Onyot. Matiyaga sa pag-aaral, kilalang masiyahin at palabiro si Russell. Nitong Biyernes ng gabi, naglalakad pa uwi si Russell mula sa paaralan. Hinarang siya sa kalsada ng dalawang suspect. Sa pilitang inagaw ang kanyang backpack, pumalag si Russell. Dito na gumamit ng puwersa ang isa sa mga suspect. Bumulot ng kutsilyo at 18 beses na inundayan ang saksak si Russell. Dinakuha ng mga suspect ang bag ni Russell. Pinara ni Russell para humingi ng saklolo, pero hindi siya hinintuan. Maya-maya, bumagsak na siya sa kalsada. May mangilang-ilang tao sa kalsada ang ikinasasama ng loob ng pamilya ni Russell. Sumilip na tapos pumasok ulit. Dapat sana ay nagmalasakit sila. Nakita nila yung anak ko naka-uniforme, may ID. Hindi naman masamang tao, baka inisip nila masama rin yung tao. Nakilala ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV video at nadakip ng mga pulis sa isang follow-up operation. Kinilala silang sina Ricardo Clave, 29 anyos, at ang 36 anyos na si Marvin Bernardo ang umunday ng saksak sa biktima. Napatay ng mga pulis si Bernardo habang sakay ng police mobile patungo sa police headquarters. Dahil siguro sa kagustuhan niya na makatakas, inagaw yung baril ng pulis natin. Ngayon, hawak-hawak niya yung baril ng pulis natin dahil nasa imminent danger na, binaril nung kasamang pulis. Panawagan ng ama ni Russell sa pamahalaan, paigtingin pa ang kampanya kontra krimen.
Kaya dapat na alis talaga yung mga ganyang krimen. Dahil lalong na lang sa mga estudyante. Ikampante sila maglalakad. Ayun pala, may mga kriminal palang nakakaabang. Kasi you have... Who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there are... Wala man, Madam Chair, I will just... Although there are officials. There all right, are officials. I will just place on record, kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Ano? Spot reports included. Na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR, kung anong ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktima pusher lang at saka addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito, 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari, from violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies and will ask that the CHR respond. I want to know how many cases you have looked into sa mga biktima nito, ng mga poser na ito at mga addict na ito. Thank you, Madam Chair. I'm through. So you are submitting those documents to the CHR. Now may I know whether CHR would want to respond or to react to that? If only you would want to, or we would rather that you would just submit what is being required or requested by Senator Soto. Is there a response to that? Because I would also think that is unfair. Good morning, Madam Chair. Attorney Atilano of the Commission on Human Rights. The CHR is also investigating cases involving rape, including violence against women committed by any person, not only those committed by allegedly committed by authorities of the state, including private persons. That's very good because one of the cases that I saw here na ako'y nalulungkot, may mga ama na tinuturuan maging addict yung anak nila. Ang aga-aga pinagagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano-ano pa. Napakaraming kaso nito na sana bigyan nyo ng action din sapagkat mas mahalaga nga ito dahil ito mga biktima. Thank you. Madam Chair, now proceed to my questions for the CHR. Kasi you have... Who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there are... Wala man, Madam Chair. I will just... Although there are officials. I will just place on record, kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Ano? Spot reports included. Na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR, kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktimang pusher lang at saka addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR.
Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari. From violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies.